you just need to adapt the culture of the networking industry. This is find it weird sa mga iba, lalo yung may good morning, power, grabe. Wala, wala pong interest, kailangan nyo mag-adapt. Kumbaga, nagiging baduy lang naman siya sa office, pero pag kumikita ka ng malaki, hindi na po siya baduy. Diba, nakikita niya naman si Pacquiao, baduy hindi. Baduy. Baduy ba sa sobrang yaman niya? Diba, parang kahit ano gawin niya, hindi na siya ganun kabaduy. Kung parang hindi mayaman, ganyan ang ginagawa niya. Diba, mas katawa-tawa si Pacquiao kung hindi mayaman. Nakita niyo paano mag-basketball, mag-shooting? Diba? Eh kaya lang, Pacquiao yan eh. Kaya sige, trip mo yan eh. Diba, wala kang magagawa. Siya nga nakapasok sa PBE, ikaw ba nakapasok ka? Diba? Na ano ang point ko, guys? Hindi mo magagawa what's na your earning. Okay? Now, dito sa pag-adapt ng culture, number one, attitude. Maging bata po kayo ulit dito. Sinabi po ito sa Bible, you need to become born again. Ang ibig sabihin nyo, maging bata ka ulit. Kasi lahat ng skills na kailangan natin nandun sa pagiging bata. Ang bata, dreamer. Ang bata madali magbubuon, paiyakin mo mamaya ngingipin na. Ang matatanda, nasaktan ka 10 years ago hanggang ngayon hindi ka pa makapagbubuon. Move forward na. Sa mga babae, nilaw ka ba ng boyfriend mo? Huwag kang umiyak, magpasalamat ka kasi kung niloko ka at iniwan ka at least nabawasan ka ng isang manluloko sa buhay mo. Okay. Now, that is attitude. You need to adapt. Kaya kailangan nyo baguhin personality nyo. Kailangan nyo baguhin persona nyo. If you're not going to change, your life will never change. Kaya huwag ka masyado maging attached sa old you, i-welcome mo yung new you. Kaya ang sinasabi namin sa iba, pag first time nag-join sa networking, happy birthday. Kasi ito yung bago mong buhay. Ito yung magpapabago ng buhay mo, hindi lang in terms of income, but in terms of paano ako mas magiging appreciative sa nangyayari sa buhay mo. Hindi importante kung ano yung mga pain, ano mga failures, ang importante ang reaction mo. May kotse ka na gasgasan, imbis malungkot ka, magpasalamat ka, kasi it is a proof na may kotse ka. Kasi may mga walang kotse po, hindi po yung nagagasgasan. Kahit ano man, walang nangyayari dyan, kasi nga walang kotse. Diba, kung lagi kang inuutang at hindi ka binabayaran, magpasalamat ka, at least ikaw yung nagpapautang, ibig sabihin kahit pa paano may sobra-sobra sa'yo. Kumbaga, we have so many things sa pili, hindi pagpasalamat rather than maging negative ka. Okay? Susunod, after attitude is belief. Maniwala po sa sarili. Yan ang pinaka number one. Sabi nga nila, lahat ng nangyayari sa mundo ko nagsimula yan sa utak. Nagsimula yan sa isang tao. Bakit may whiteboard? May isang tao nangarap ng whiteboard. Bakit may cellphone? May isang tao nangarap ng cellphone. Ibig sabihin, nagsimula yan lahat sa loob. Kaya nga di ba sabi nila, Christ is in us. We're very powerful being. If you can remember, God created us on His own image and likeness. Ibig sabihin, napakagaling mo. Napakagaling mo, ang problema lang, mababa lang ang tingin mo sa sarili mo kasi akala mo hindi ka magaling, mahina ka. Nung bata na lagi ka nakakarayag sa parents mo, no, 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 no. Huwag kang umakyat yan, baka masaktan ka pag nahulog ka. Nung binababa ka, pinalo ka. Nasaktan ka nga, hindi sa pagkakahulog sa palo. Sometimes parents itself, they're suppressing the skills and the geniuses of their children. Kaya dapat, ipaglaban nyo ulit yon. Kailangan nyo ilabas nyo ulit yun. Kasi nung bata tayo, we're very curious. We love to learn. The problem is nung nag-aral tayo, hindi natin gusto mag-aral kasi ang boring ng pagtuturo. Hindi mo masisisi yung teacher kasi nga they're overworked and underpaid. Ang isang taong underpaid at overworked, hindi magtuturo ng sobrang ganda niya. Subukan mo ang teacher kung saludin niya 100,000 per month. Ang ganda ng school. Nagkataon lang kaya ang turo, kaya mga bata na wala ng gana kasi pinipili. Tapos hindi pa hindi pa siya nakategorize ng tao, iba't iba ang learning capability. May tao natututong auditory, sa pagsing nagsasabihan siya, natututo siya. May tao visual, pag nakikita niya, doon siya natututo. May tao actual, pag ginagawa niya siya, doon siya natututo. May iba naman sa social, magkakaiba ang learning capacity ng tao. But the problem of school education system natin ang tinuturo, isang klaseng form na maupo ko dyan at mag-memorize. Naging matalino lang yung magaling mag-memorize. Ang mabait, ahimik. Ang bait-bait ng bata niya, hindi nagsasalita. Diba? Mas yun pa na yung mga nampapatay kasi nga hindi na-express. Nung na-express yung sarili ng patay or ng suicide, di ba may mga ganon? Now, ano ang point ko, guys? Magkaroon ko ulit ng tiwala sa sarili mo. Kung pag sinabi mong yayaman ka at natatawa ka, ibig sabihin wala kang tiwala. Kung sinabi mong pogi ka at natatawa ka rin, wala kang tiwala. Kaya ang gawin mo, umarap mo sa labi. Titigan mo nga yung sarili mo. Sabihin mo ang pogi mo, ang pogi mo, ang pogi mo. Magsabi ka ng mga 10 times per day kung anong gusto mangyari sa'yo. Ang yaman mo, ang yaman mo, ang yaman mo.
Ang sasabihin mo present tense. Huwag kang magsasabi ng future tense kasi hindi siya mangyayari. Huwag ka rin magsabi ng past tense. Kung ano gusto mong mangyayari sa sasabihin mo. Kaya nga pansin mo yung mga gusto mong umayat tapos kumakain ng half-price. Half-price lang kasi tataba ako. Tumataba pa rin. Kasi ngayon nasisip nila, kakain ako, tataba ako. Tumataba pa, kaya balik tayo mo. Kain ako ng 2 price, papayat ako. Kain ako ng 2 price, papayat ako. Always remember that kasi sa pain may learning. Mas masarap na learning ang pain kaysa sa success. Ang success ang natuturo niya lang maging mayabang ka at maging complacent ka. Ang pain, ang dami niya pong ituturo. Kaya nyo mo sa babae, pinipergit din ang ako ang kalam na mahal ka, tapos akala mahal ka nung niloko ka, sa susunod, mas magiging conscious ka na. O ayun naman, ang ako naman ang mahal-mahal, dati ganyan din sinabi sa akin ng ex. Pero mas nagiging maingat ka na ngayon kasi nasaktan ka eh. Okay, kaya importante po ang pain. Hindi po masama at mali ang pain. Iko-combine mo lang siya sa tama. Parang ang asin ng asin, i-combine mo sa, ay, ang alat ng asin, i-combine mo sa asim ng mangga, masarap. Ganon din po yung hirap mo, i-combine sa tamang success, magiging maganda po ang story mo. Kaya there's nothing lang sa nangyayari sa'yo, tapos i-combine mo lang yung mga iba't ibang experience. Okay? So no, discouragement. This is a business, it will be normal. Hindi lahat ng tao gusto mag-networking, wala kang pakialam sa kanila, basta ang trabaho mo lang mag-present. Kung ayaw nila, move forward. Hindi mo kailangan kumbinsin ng tao, trabaho lang natin, mag-present. Mas maraming magre-reject sa'yo kaysa sa'yo sasali. At normally, ang mga cold market, okay? Ang mga warm market mo, baliktad eh, yung mga warm market mo silang cold. Oo, kasi nung tinetext mo na, hindi ka na nire-replyan. Okay, kaya sila po yung mga cool talaga. Okay, kaya normal lang po yun, it's part of the business. Okay? Sunod, excitement. Ang excitement po na pag-aaralan. Choice of food, choice of mga pinapanood at pinapakinggan. Kaya pag medyo malungkot ka, ano ba yung pinapakinggan mo na nabubuhay dugo mo? Ano ba yung kinakain pag nabubuhay yung dugo mo? Mag-exercise. Ang isang katawan na nag-e-exercise, mas maganda flow ng katawan. Kaya ang pinaka-first thing you need to do after praying, pagkagising mo sa umaga, mag-exercise. Just 5 to 10 minutes. Mag-stretching ka lang, gumanong-ganong ka lang, sumayo-sayo ka lang, that is already exercise. It's good in your body. Huwag kang gigising na, grabe, buhay na naman, papasok. First thing in the morning, pagkagising mo, dapat manalo ka na sa labanan. Dapat dun pa lang sobra ka lang excited. You feel na magiging perfect. Araw, magiging sobrang ganda ng araw mo, dapat ganda ng pakiranda mo. Kasi kaya naman pong i-alter ang emotion. Tayo lang naman talaga ang gumagawa. Alam mo, napakamalas ang araw mo, isipin mo, napakaserte mo kasi tapos na yung malas, maserte na susunod. Ganda lang ang buhay, tanggapin na natin yan. Kumbaga, ever, ikaw naman, ginagawa mo rin yan eh. Pag sa pestahan, di ba, pag may bisita kang mayaman, may sariling ulam, may sariling plato, kung charo tinigo, may sinasabi sa ordinary bisita. Habang kumakain siya ng marami, sige, kain ka pa, tuwan-tuwa ka. Subukan mo yung mahirap mong kaibigan, nung kumakain ng marami, di ba masama ang tingin mo? Marami naman yan, patay ko ito masyado. Ganun po tayo, unfair. Tayo mismo ginagawa natin yan. Okay, now. Because of Team Global, nag-start po ako, ito po service ko, motor. Yamaha Crypto na motor. Ikot ko po niyan buong Bicol. Nakarating po ko niya ng sorsogon, ng tabako, ng naga. Ikot ko po ito. Now, ito ang pinaka-memorable sa akin kasi nga, ang maganda po sa motor kasi mura. Mura lang po yung gas. Kasi pag nagko-commute ka kasi ang mahal, sakay, baba, bayad. Di ba? Pag magka-tricycle ka, mag-ano ka. Ito pag motor, ang mura lang po. Okay na. Diyan ako nagsimula. Nung nagsimula na po ako dyan, para-paraan lang. Lagi lang may dalang damit, may dala akong gel, may dala akong pang facial wash. Kasi nga, pag babiyahin ka yung motor, maalik ka po. Pupunta ako ng mall, pagdating ko ng mall, mag-freshen up ako. Pagharap ko sa prospect, akala mo nakagali akong kotse. Kumbaga, para-paraan lang. Now, nung nagsimula na po ako mag-motor, after 1 year and 7 months, ito po yung first car ko. Yan po yung suwi. 2007, yan po yung naging sasakyan ko na I really love that car kasi mas memorable pong first eh. Rather than sa mas mga sumunod, iba pong first. Hindi ka makalimutan kasi 100 kilometers ang tinakbo ko niya, 100,000 kilometers in the span of 1 year. Ito po yung kasagsagan ng yabang ko. Pag pumunta ako sa ibang lugar, ang daladala ko wallet. Parang ito, may wallet ako. Ito lang daladala ko. Wala akong dalang damit. Kasi kada pupuntaan ko lugar, doon ako bumibili ng damit. Bibili ako ng damit, pataas, mababa, isang pati sapatos, tapos pati grip. Araw-araw yan. Hanggang mapuno ko ng gamit yung kotse ko.
pag napuno ko na ng gamit yung kotse ko, uwi ako ng Bicol, iwan ko lahat, balik na lang ako sa Manila. Inabot ko yun kasi nga, isipin mo kung kumikita ka ng, sabi natin, 10,000 per day. 2007 to. Kung kumikita ko ng 10,000 per day, gumastos ka mga 2,000-3,000 per day, may tubo ka pa? Kaya hindi po dapat, kung gusto mong yumaman, hindi dapat magtipid ka. Kung gusto mong yumaman, kumita ka ng malaki. Kasi isipin mo yun, kahit gumagastos ako ng 3,000 per day, may savings pa rin ako na 7,000. Yung po yung kasagsagan ko yan talaga, gastos, inom, gimmick sa labas, kung saan dat na ng gimmickan, maghanap ka ng hotel, doon ka na matutulog. Ganun po nangyari sa akin, ini-enjoy ko talaga ng sobra.